ano, pinakang connector na pinagdudugtong nitong firing pin natin. Ang current flow ng silver. Pinakamalakas sa lahat ng klase ng metal, guys. Silver. Kaya itong mga makikita nyo dito, puro silver. Itong mga contacts na linya nyo dito mula dito sa negative. Mga gumagamit ng mechanical. Kailangan hindi ka tatanga-tanga. So, good morning guys, and meron tayo ipapakitang mod dito, no? And isa ito sa mga mod na talagang masasabi natin na vintage. Yes, batch 1. Medyo matagal na unit na pero nandito pa rin. Humahataw pa rin. Okay? So ipapakita natin dito ngayon yung nasa loob ng taillamp ito. And maraming salamat pa rin sa masugid nating taga-subaybay na si Sir Prexus Makanlalay ng Kalasyaw, no? I-try natin na tingnan kung ano yung nasa loob ng taillamp ito. Ayan, nakatalikod siya, and iharap natin. Ayan guys, isa itong armas, which is isa sa mga unang box mod ni BB Box. Ayan o, malaki, BB Box. And nakalagay dito armas. Ang ganda nung kanyang emblem. Hanggang ngayon nakabaon pa rin siya ng maganda dito sa Delrin body. And sa bottom plate niya, mapapansin nyo dito, ito yung mga unang design na mga mod noon. Ito kasi nirelease noong 2015. Ilang taon na siya ngayon? Medyo matagal na. No? 7 years? Almost 7 years na. Or more than 7 years. Makikita nyo dito itong napakakapal na Delrin body. And elaborate natin mamaya. And bubuksan natin kung ano yung mga... nade-detach ito. Wala siyang gaanong tornilyo. Yun ang isa sa mga gustong-gusto natin dito. 170 yung serial niya. Ayan, kinulayan lang yung 1.7. May dalawang tornilyo siya dito para kumapit lang itong bottom plate. Ini-slide lang siya, guys. Ayan, magnetic siya. Hanggang ngayon, buong-buo pa rin. Ganong katibay itong mga mod na to. Sobrang tibay, no? Ini-slide lang siyang ganyan, no? Ayan, dumidikit din siya yung ganyan. And makikita niya na yung structure niya dito na napakasimple. Sobrang simple, guys. Makikita niya dito yung internals. Ayan, kita niya. Pwede natin itulak siya dito. Ayan, natatanggal ng maayos itong firing pin. Ayan, kita niya. Oh, umaangat siya ng konti. Oo nga pala, dun sa ano, may nag-comment dun sa isa nating video, no? Salamat sa comment mo. Sabi niya, mas malakas daw ang current distribution, no? Yung daloy ng kuryente sa mga copper. Ayan, mga ganyan, copper halimbawa, ayan. Yung kulay dilaw na yan. Ang totoo, kaya sinisilver nila to kasi dun sa fact na mas malakas ang current flow ng silver. Pinakamalakas sa lahat ng klase ng metal, guys. Silver. Kaya itong mga makikita nyo dito, puro silver. Itong mga contacts na linya nyo dito mula dito sa negative. Kita nyo. Pati dito sa connector na to, sabi ko sa inyo, ayan, ayan. Ganyan siya. And nag-a-adjust ito. Ito yung tornilyo na pwedeng i-adjust. Ayun, natanggal na. Kita niya. Oh, ganyan lang siya. Napakadaling maklasin. Tapos mapapansin niyo dito yung mismong linya ng negative. Rekta siya papaganyan. Mula rito, solid. Simula rito hanggang dito sa ano, all the way dito sa pinakailalim. And tingin ko ito lang yung nililinisan dito parati yung connection dito. Kasi pag binaklas natin yan, connected lang siya dito sa mismong bottom plate na brass. Yan. And dito, kung makapansin nyo ito, yan dalawang yan, napipihit po yan ng kahit kukulang. Yan o, kita nyo. Pwede nating pihitin ng kahit kukulang. Kita nyo. O, napipihit naman. So, pinakita natin yung internal sir. Kitang-kita na, o. Simple lang siya. And, kung kulang lang sa talaga sa linis to, kailangan medyo malangisan ito ng maganda, eh. Or matanggal yung mga corrosion. May konting corrosion ito ng aegis, kaya ganito na medyo mahigpit. So karaniwan dito, gagawin nyo lang, ilalabas ito, tatanggalin yan, ikot-ikot hanggang sa malaglag siya dito. Tapos linis-linis lang, hanggang sa mawala yung mga nakakapagpahigpit sa kanya, and free na ulit siyang gumalaw-galaw dyan. Ang papel kasi nito, maghigpit siya ng baterya. Ganun lang kasimple, oh. Oh, ito pumapasok dun.
Di ba? Oh, silver din to. Ito pala, pinagdudugtong lang nito. Ayan, oh. Ito, pagdudugtongin niya lang ito, ganun lang kasimple, oh. Medyo nakahiwalay siya ng konti. Di ba? Oh. Kabit na natin. Ayan. Ganun lang kasimple. Tapos, ibalik natin to. Ayan. Hindi naman siya mahirap ibalik eh. Hindi lang ako sanay. Ayan o. Kasi medyo napakamahal nito nun guys. Yung mga unang batch din ito, medyo mahal din. Sa panahon na na-release to ng 2015, pricey din siya. Ayan dito makikita ninyo yung pinakang connector na pinagdudugtong nitong firing pin natin. Ayan o. So itry natin ibalik. Pop. O, ganun siya. O, umagalaw siya dito. So, itry natin itong i-adjust ito pabalik. Adjust natin pabalik. Ayan. Tapos, lagyan natin ang baterya. Bukas natin maayos. Kunin ko muna ito. Ito isa sa mga pinapagawa sa atin na legend. And nagawa ko na siya. I-feature ko rin to. May tatlong pyesa tayo na pinalitan, no? Legend. And, pareho silang legend. Okay. Pareho silang legend. Legend din naman talaga itong BB Box. Kita nyo, ilang taon na, 7 years, pero alive and kicking pa rin. And itong unit na to ay parallel connection. Okay, lagi nyo tatandaan yun guys. Sa oras na nakakita kayo ng bridge, okay, laging magkadikit itong dalawang ito, alam natin, parallel connection yan. So, itry natin ikabit itong baterya. Kailangan i-adjust mo to. Ganun sa mga old school na vape. Ito, i-adjust natin to. Yun o. Diba? Adjust natin konti. Tapos, ilagay natin. O, yan. Make sure na laging, make sure na laging magkadikit yan. Kasi, dapat titingnan nyo mabuti yan. Dapat parehong positive. Ganyan. Saka nyo ilagay. Double check. Laging double check pag naka-mechanical ka. Kasi yun ang kalaban ng mga mechanical mods. Yung wrong connection. Yung mali. Maling connection. Yun yung mga training ng mga gumagamit ng mechanical. Kailangan hindi ka tatanga-tanga. Hindi ka tatanga-tanga dito sa mga mods na to. Kailangan sigurista ka. Oo. Kailangan marunong kang mag-anticipate ng mga bagay-bagay na dapat. Ganun sila. Perfect. Laging perfect. Kasi pag isang pagkakamali mo na waglit mo, hindi mo napansin na baliktad pala itong isa, dun ka na makakaranas ng medyo fireworks. Sabi nga, delikado siya. Lalo pag full charge yung mga baterya. Mahirap siyang tanggalin guys. Pag uminit na to, halimbawa nabaliktad natin, tapos uminit ng bigla, tapos nagsimula na, hindi mo... Isipin mo, hindi natin basta-basta pwedeng ganunin. Siguro, ang pinaka-the best is pupukpukin mo siyang ganun para lumabas siya. Papagpagin mo siya ng malakas na malakas para lumabas yung baterya. Pero ang problema nga, dahil nag-expand na itong battery habang painit na siya ng painit dun sa nangyayaring shorting, pwedeng, alam nyo na, pwedeng dire-diretso na hanggang sa itapon nyo na itong unit. O, ganun yung ginagawa na iba, itinatapon nila kasi natatakot sila, sasabugan na sila eh. Di ba? Lalo na kung malalakas talaga yung mga baterya nila, yung mga legit na super lakas. Di ba? So, isa yun sa mga nangyayari. Itinapon ko na kuya kasi, yun, umaapoy na eh. Di ba yun? Di ba? Nilulusaw na niya yung mga pyesa. So, ito nakakabit na siya. Yan, ibabalik na natin. Ganito lang kasimple. Oh. Ibabalik na natin. O. Di ba? O, ganun lang. Higpitan mo pa ng konti. Kahit kukulang, okay na eh. Huwag natin masyadong i-stress yung mga baterya natin. O, yan. Naibalik na natin. O, ganun lang. Tapos ilagay natin itong ati natin. Pag minsan, kailangan mo i-adjust dito. Pero tingin ko, pwede na yan. Maganda naman na yung ano niya, yung distansya. Hayaan lang natin siya nakangat. O, yan. Tapos subukan natin i-fire.
Oh, rinig nyo yun, guys. Oh. Di ba nagpapayar? Nagpatakan pa natin na konti. Ako. Tinatamad ako magtanggal. Ganyan naman ako parati, guys. Tinatamad ako magtanggal. Pakinggan nyo. Oh. Nag-leak na. Wait. Napasobra yung lagay ko. Okay. So, itry ko nga. Quality. Ganyan lang kasimple. BB Box. Armas by BB Box. Ay, baliktad. BB Box by Armas. Ay, gano'n nga. Armas by BB Box. And dito yung batch 1. Di ba? Napaka solid. Napaka ganda. Napaka simple. And talagang collectible. Hindi basta-basta masisira. Ito yung sinasabing hanggat hindi nagkakawatak-watak yung mga pyesa, hanggat di na babasag yung dilrin body na yun na napakatibay, hindi yan basta-basta mawawala ng halaga. Kaya napaka-collectible. Ito yung mga, dito mo ilalagay talaga yung mga perang, ano, yung mga perang pinaghirapan mo na talagang alam mong tatagal sa'yo. Okay, guys? Yun. Sana may naipakita tayong ano dito na napakahalaga. And magandang mod na alam nating tatagal sa atin. And yun, ingat kayo, guys. Patuloy kayong sumabaybay sa Daddy Bean. And patuloy din yung like, subscribe yan. Para mapapunta tayo sa taas. And yun, ingat kayo. And magandang araw sa inyo.